Hi mga kananay, magandang hapon po sa ating lahat. Galing po kami nakikipaglibing sa aming agaw na si Rene Renerio Birong na doon sa Bohol, na kahit man lang papano, kahit sa GSIG, nakapaglibing din kami sa group chat namin. Marami kami dito sa malayo na nakipaglibing, kagaya lang kapatid niya na si Moncheng nandun sa ibang bansa, si Nanti, si Hinbi nandun sa Maynila, si Yami nandun sa Maynila, ako at si Rachel, mama ni Iching Slep, nandito sa Davao, kami si Tatay Titi, at si Emily Orsos, pinsan buo ni Nancy din, nandun sa Panabo. Lahat kami nga nasa malayo sa pamamagitan ng group chat, nagawa din namin nakipaglibing. Nakita namin kung gaano karami ang tao. Doon mo makikita kung ano talagang klase na tao si Agaw Rene, na halos lahat ng taga-Tapon sa kanilang barangay ay sumusuporta kahit maulan. Nakita namin ang last vigil kagabi na sobrang daming tao, malakas ang ulan. Hindi nga natapos-tapos yung viewing kasi malakas ang ulan. Pero ang nakita ko, ang grabing support nila sa Birong Family. Maraming salamat sa mga taga-Ubay sa pagsuporta nyo sa Birong Family. Yung mga taong sumusuporta sa mga prayers namin, yung tumutulong pinansyal, na kahit papano na ipakita natin kay Agaw Rene. Kinaya lahat ni Nancy ng kanyang asawa ang mga pasanin, mga kailangan na sana maisalba siya. Ginawa na ni Nancy ang lahat, pero wala talaga tayong magawa dahil kumbaga may hawak pang may iba pang nagmamahal sa atin. Alam niyo na yun kung sino siya. Kung mahal natin si Agaw Rene dito, mas mahal si Agaw Rene doon sa ating ama. Dahil sa naranasan niyang masakit o pinsala sa kanyang katawan, sobrang sakit yun. Alam niyo yun, sobrang sakit. Kaya tinapos na ang lahat para mawala na ang sakit na nararamdaman niya. At doon, sa piling ng ating ambong may kapal, wala na siyang mararamdaman pa na sakit. At ang masasabi ko lang sa Pamilya Birong, lalo na kay Ate Sinaida, nung tatong mga magulang ni Agaw Rene, tatagan niyo ang kalooban niyo, pati na yun sa mga kapatid niya. Si Agaw, masaya na siya. Masaya na siya ngayon sa kinaruroonan niya. Tayong naiwan, magpakatatag tayo alang-alang. At kay Nancy, Nan, may papayo ko lang sa iyo. Tatagan mo ang loob mo, alam ko. Strong ka nan, matapang ka. Lagaan mo sarili mo, tanggapin mo ang mga pangyayari dahil tayo mismo alam natin na kapag may buhay, may kamatayan. Nauna lang si Agaw sa atin nan, kaya ipagpaubaya na lang natin siya sa ating poong may kapal. Ikaw na naiwan kasama sa mga anak mo, lumaban kayo, tatagan nyo ang mga loob nyo. Ikaw nan, huwag kang magpapikto. Alam ko masakit dahil bigla ang pagkawala ni Agaw. Pero alam mo rin na may plano din ang Panginoon para sa kanya kung bakit siya kinuha. Sa inyo lang, Rina, Dudong, Ria, at kay RR, kay Zia, at sa anak mo dong, huwag niyong babayaan si mama niyo. Tulong-tulong kayo para makabangon kayo uli. Si mama niyo, palagi niyo siyang alalayan. Dahil ngayon, hindi pa niya matanggap na wala na si papa niyo. Alam ko yun. Sobrang sakit ang nararamdaman ni mama niyo ngayon. Kaya tayong lahat magpakatatag kayo. Dahil alam ko, pag may mga ganito mga pangyayari, may bigay din panalangin ang Panginoon para sa inyo.
kayo nyo si mama nyo. Huwag nyo siyang pababayaan. Andyan si Linda, Linda. Kayo lang ni Nancy. Salamat din kay Roger, kay It-It na Itaven, yung Camilo Anyasil. At lahat-lahat kayo dyan, kung may salamat. Kahit nga kami dito sa amin, dito sa, kahit nga ako, kahit si Tatay Titi, hindi namin matanggap-tanggap pa, hindi namin lubos maisip kung bakit. Naitanong ko sa sarili, Lord, bakit? Pero ako mismo ang sumagot. Dahil kapag ang tao ay may buhay, may kamatayan din. Kaya, kay para kay Agaw, Gaw, RIP Gaw, alam ko masaya ka na ngayon dyan. At dito sa Davao, lalo namin talagang luwas, aluluwas ng Bohol. Hindi lang namin alam kung kailan, basta. Yan ang plano namin ni Richel, ni Tatay Titi. Kahit wala na si Agaw, nandito siya sa mga puso namin. Alam niya, na hindi ko makalimutan kung ano talaga siya kabait. Nung kami pa dyan sa Bohol na nangangailangan ng tulong, dahil bago pa lang kami dyan, siya, sila ni Agaw Nancy, sila ni Nancy ang umagapay sa amin, si Linda Roger. Sila. Tumutulong sa amin, ni Renante at saka ni Rachel. Si Renante nga, si Antik nga, sabi niya, pag magpunta daw kami ng Bohol, wala na daw si Agaw, pati si Tatay. Sabi ko, kahit wala na si ano, Gaurini, tuloy pa rin ang buhay natin pag magpunta tayo sa Bohol. Andun pa rin si Nancy, andun pa rin yung mga mahal natin na mga pinsan doon. Kasi dito lang ang pinsan lahat ni Tatay Titi nandoon sa Bohol. Ano, si Tatay Titi lang at saka si Itching, si Rachel, yung mama at papa ni Itching's life dito sa Mindanao. Kaya kung meron lang kami sobrang pera, gusto yun namin na araw, every year magpunta doon para magkita-kita kami. Kasi balak namin magpunta doon. Napag-usapan na namin yan ni Tatay Titi at ni Rachel. Kasi itong sitwasyon na ito, gustuhin man namin magpunta. Hindi talaga kami makaabot sa Bohol dahil binilang namin 5 days lang ang lamay. Tapos makarating kami dyan, i-quarantine pa kami ng 14 days. Hindi pa rin namin hindi pa rin kami makaabot. Siguro kung wala itong COVID, kahit ako naman ang hiktin or medyo kulang talaga. Ay, naisip namin kung makapunta kami dyan, di rin kami makapag-living dahil ma-quarantine pa kami. Kaya, dito na lang kami nagsali sa mga pre-rosary nila, yung mga vigil nila, hanggang sa last vigil, hanggang sa nakipag-living kami sa pamamagitan lang ng GC. Group chat namin. Malaki din palang tulong ito sa sitwasyon ngayon. At ang masasabi ko sa lahat ng mga meron pang mga mama at mga papa sa pagkakataong ito, ito na ang panahon para sabihin nyo sa kanila na mga mahal mo sila. Yung mga araw na natin dito ngayon, na nandito pa sila, ngayon yung sasabihin sa mga magulang nyo na mahal nyo sila. Pero ako, believe ako sa mga anak ni Agaw rin at kay Nancy. Ano, masunurin sila kay Agaw at saka kay Nancy. Ano, kasi nakita nila kung gaano naman magsikap ang mga magulang nila para sa kanila. Kaya, naiwan man ni Agaw ang mga anak niya kay Nancy. May aral din sila natutunan kay Agaw. Sabi ni Rina, medyo mabunga nga daw si Agaw kasi yan ang pagmamahal sa ama sa mga anak. Ako nga, nakita ko kay Agaw kung ano din ang minsan nag ako magbunga nga. Pero nipadama ko sa mga anak ko at sa mga apo ko na mahal ko sila. Pati sa mga kapatid ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, minsan mabunga nga ako, malaki ang boses ko. Pero yung mga kapatid ko dito lahat sa bahay
magkaisa kaming kumain kung nakita niyo yun. Kasi kung sa akin, kung may ulam ako na medyo masarap na mga ulam na kailangan naming pagsaluhan, pinasusundo ko sila sa kanilang mga bahay. At pasalamat din ako kay Tatay Titi na sobrang bait, kay Tito Ajing na supportive, na sobrang bait din, na wala silang masabi. Kahit yung mga kapatid, magkaisa kami, halos kada kain, tanggap nila, dahil parang nakikita namin gaano kasaya ang pamilya pag magkaisa kayo. At sa mga anak, yakapin yung mga magulang nyo habang buhay pa sila. Mahalin nyo yung mga magulang nyo habang buhay pa sila. Huwag nyo ipakita na ando na sila sa kabao. Ito na ang pagkakataon para gumising tayo sa katotohanan na ang mga magulang natin ay importante natin sa ating buhay. Ako lang, kung maibalik ko lang ang nakaraan sa aking mama at papa, gusto ko ipadama sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Namatay man yung mama ko, kami ni Tito Ajing ang nag-alaga sa kanya. Hanggang mamatay siya dito sa aming bahay, dito ko siya pinaburol, hindi sa kanya. Dito namin siya pinagbijilan, pinaglamayan. Salamat ako na dito siya sa akin sa mga huling sandali ng kanyang buhay. At yung salitang pagmahay sa Bisaya, di ako nagmahay. Dahil ako, naalagaan ko ang mama ko hanggang sa huling buhay niya. Yun ang totoo. Kami ni Tito Ajing pag ma-hospital si mama. Kami talaga ni Tito Ajing ang nagsakripisyo. Kaya wala akong pagmahay, wala akong pagsisisi. Dahil hindi ako dapat magsisisi kasi ang mama ko, kami ni Tito Ajing ang nag-aalaga sa kanya. Kami talaga ni Tito hanggang sa mawala si mama sa mundong ito. Kaya, ngayon, panahon para ipadama natin sa ating mga magulang kung gaano sila ka-importante sa buhay natin. At sa birong pamili, laban lang yay, tuloy ang buhay, alang-alang sa mga anak mo, sa mga apo mo. At andyan pa si Ate Linda mo, yung mga anak niya, Martin, Iris, Titi, Rodrigo, si Ronaline, mahal na mahal kanila. Andyan si Roger. Mga kapatid ni Agaw rin eh, si yung mga biyenan mo, mahal na mahal kanila. Kami, kahit nandito kami sa Davao, iniisip ka palagi namin, andyan sila It-It, andyan sila Tita Ben, lahat sila dyan, sila Inday. Lahat-lahat kayo, tulong-tulong kayo dyan. Nan, hayaan mo, sisikapin namin makapunta dyan. Baka ngayong buwan na ito o di sa sunod na buwan, basta. Yan lang ang maipapangako namin sa inyo, sa iyo. Tatagan mo sarili mo. Alam ko, matatag ka dahil malapit ka kay God. Alam ko, mga pagsubok lang to. Kaya mo yan, nan. Alam ko, dahil ito, ganito talaga ang buhay, una-unahan lang. Kaya sa akin lang, may paabot ko sa inyong lahat na habang may buhay sa ating buhay natin, sa kay God ang lahat, kailangan natin humingi palagi ng tulong kay God. At kung pwede, yung nalalabi nating buhay dito sa mundo, iano natin sa Kanya, sa kanya na natin ilaan sa araw ng ating mga obligasyon. Mga kananay, isang araw lang ang hinihingi ni Papa God sa atin para sa Kanya. 7, 6 ang sa atin. Kung pwede, yung isang araw ilaan natin sa Kanya. At wala na akong masasabi pa. Hindi. Maraming salamat sa pinakita niyong suporta sa birong pamilya. Na grabing tao, sobrang grabing tao. Kahit kami dito, nakita namin kung gaano kadaming tao. Kay Christine, Tin, kay Andrew, kay Rumnik, kay Inday, Aramil. Nakita ko sila lahat sa ospital. Kay Juna, lahat kayo dyan.
gabayan nyo si Nancy, alalayan nyo sila. Mga pamangkin nyo dyan, pati si Nancy. Si God na ang bahalang mag-bless sa ating lahat. Kahit malayo kami dito, nakita namin lahat ng sitwasyon nyo dyan sa pamamagitan ng group chat natin. Pasalamat ulit si Nanay Alay sa mga taong tumutulong. Financial, mga prayers namin natanggap, mga suporta sa mga kabarangay, sa mga subscriber, at sa mga relatives, kay Linda, kay It-It, sa lahat. Kami, wala man kaming maitulong sa Eunals dahil alam mo ang sitwasyon. Pero alam mo, nandito lang kami palagi sa iyo. Malaging nagsusuporta sa iyo. Alam mo yan. God bless sa ating lahat. At rest and peace. Agaw rini. And good luck, Yay. Bangon. Laban. Sa hamon ng buhay. At sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Sana patuloy niyong gabayan si Nancy Jan at si God na ang bahala sa ating lahat. God bless us all. Bye.